Sa house. Yung tinanong, oh yeah. Meron ba, may latest kasi parang tinanong, nila kung involved ba raw ako. Tinanong ng isang congressman kung involved ba raw ako, sinabi hindi naman. So, kaya sabi ko, kanina yon, no? Iba yung pinalabas yung matrix. Sabi ko nga, alam mo, panahon ng eleksyon ngayon, siraan, kukulayan ka ng itim para pumuti yung iba. Rehash na naman po ito, yung napaka-irresponsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings, nagiging malicious po ito, illogical attempt to establish guilt by association. Rehash to dahil pinagbabasihan nila, i-report po ni Acierto na hindi naman credible witness. Hindi ko naman po siya kilala at hindi ko rin alam kung bakit galit na galit siya sa amin at pinag-iinitan niya kami. At kada election na lang po, ito ang nagiging issue. Bulok na style yan, no? Yung dudumihan ka, tatapunan ka ng dumi para sila po ang pumuti. Alam nyo, nung panahon po na SAP po ako, 2016 to 2018, bago po ako naging senador and considered resigned bilang SAP nung tumakbo po ako nung October, eh lahat po'y pinapansin ko. Lahat po'y, lahat kayo. Kayo lahat pinapansin ko. Ako yung taong namamansin po ng lahat. Ngayon, uso yung picture taking, kahit sino na lang papapicture, ninong ka rito, nakakasama mo sa isang dinner o saan pa man, nakakalamuha mo. Hindi naman maiwasan na maraming magpapapicture. Hindi mo naman matanong-tanong kung sino sila, sino yung nakakausap mo at sino nagpapapicture sa'yo. Alam naman, isa-isahin mong tanungin. At sa maalala nyo po, 2016, nung nangampanya po si dating Pangulong Duterte, ay ang kanyang pinangako na labanan po niya ang illegal na droga. Fight against illegal drugs, fight against criminality, fight against corruption in government. Eh, yun nga po, namimiss na po ng tao ngayon. Subalit, isa lang po masasabi ko sa lahat, sa sambayan ng Pilipino. Paulit-ulit to eh. Paulit-ulit, after a year, after a month, lalabas na naman yung litrato, sasabihin na kaibigan mo. Paulit-ulit lang po ito. Ito lang po masasagot ko dyan. Galit po kami sa droga. Galit po kami sa droga at galit po kami sa mga drug lord. Kaya hindi po ako pwede magiging close kahit sa sino mang drug lord. At hindi po ako papayag. Sinabi na nga ni dating Pangulong Duterte na kung alam niyang drug lord ito si Michael Young, papatayin niya. Eh ako naman po ay nagtatrabaho lang at lahat po ay pinapansin ko. Lahat kayo pinapansin ko. Hindi po ako suplado na tao. At alam niyo po yun. So ulitin ko lang po, hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Sa katunayan, galit po kami sa illegal na droga, galit po kami sa mga drug lords. Buti na lang po naklaro kanina, tinanong, pakicheck nyo na lang po, natanong mismo yung PDEA, sinabi naman ng PDEA, hindi naman po ako involved sa illegal drugs.